Sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayong lahat ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Buong kababaang loob, sabay-sabay nating sambitin. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, itaguyod mo ang aming ginagampanan alinsunod sa iyong kalooban upang sa ngalan ng anak mong mahal, kami maging marapat magkaroon ng karagdagan sa aming paggawa ng mga kabutihan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa ikalawang aklat ni Samuel. Noong mga araw na iyon, sinugo ni David si Propeta Nathan. Pagdating doon ay sinabi niya, sa isang lungsod ay may dalawang lalaki. Mayaman ang isa at ang isa ay dukha. Marawin kawan at bakahan ang mayaman. Samantalang ang dukha ay may isa lamang munting babaeng tupa. Inaalagaan niya ito at pinalaking kasama ng kaniyang mga anak. Pinapangko niya itong parang anak na babae. Isinasalo sa pagkain at pinaiinom. Minsan, may manlalakbay na naging panauhin ang mayamang nabanggit. Sa halip na sa kaniyang kawan, kumuha ng hayop na papatayin. Ang kaisa-isang tupa ng dukhang iyon ang kaniyang kinuha.
at iyon ang inihanda niya para sa kaniyang panauhin. Napasigaw sa galit si David. Naririnig tayo ng Panginoon. Ang taong iyo'y dapat mamatay. Kailangan siyang magbayad ng apat na ibayong para sa kaniyang ginawa, sapagkat inapin niya ang dukha. Sinabi agad ni Nathan kay David, "Kayo ang lalaking iyon. Ito ang sinabi sa inyo ng Panginoon. Yamang ako'y itinakwil mo at kinuha mo ang asawa ni Urias. Tandaan mong laging may mamamatay sa patalim sa iyong simbahan." Sinabi pa din ng Panginoon, "Pagkakagalitin ko ang iyong sambayan. Sa harapan mo'y ibibigay ko sa iba ang iyong mga asawa at sisipingan sila kahit araw. Ginawa mo ito ng lihim. Hayag kitang paparusahan at makikita ng buong Israel." Sinabi ni David kay Nathan, "Tunay akong nagkasala sa Panginoon." Sumagot si Nathan, "Kung gayoy pinapatawad ka na niya at hindi ka na mamamatay. Gayunman, yamang nilapastangan mo ang Panginoon, ang magiging anak mo ang mamamatay." At umuwi na si Nathan. Tulad ng sinabi ng Panginoon, ang anak ni David sa asawa ni Urias ay nagkasakit ng malubha. Dumalangin si David para gumaling ang bata. Nagdamit siya ng sako at nag-ayuno. At sa lupa na nahiga ng gabing iyon, lumapit sa kanya ang matanda sa palasyo at hinimok siyang bumangon. Ngunit tumanggi siya. Ayaw na rin niyang kumain. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Diyos ko, sa aking likhain, tapat na puso't loobin. Diyos ko, sa aking likhain, tapat na puso't sa loobin. Isang pusong tapat sa aking likhain, bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin. Sa iyong harapay, huwag akong alisin. Ang Espiritu mo ang papaghariin. Diyos ko, sa aking likhain, tapat na puso't loobin. Ang galak na dulot ng iyong pagliligtas, ibalik ako at gawin mong tapat. Kung magkagayon na, aking tuturuang sa iyo lumapit ang makasalanan. Diyos ko, sa aking likhain, tapat na puso't loobin. Ingatan mo ako, Diyos kong manunubos. Ang pagliligtas mo'y galak kong ibabantog. Turuan mo akong makapagsalita at pupurihin ka sa gitna ng madla. Diyos ko, sa aking likhain, tapat na puso't loobin. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Ay laki ng pagmamahal ng Diyos sa sanlibutan, kaya tanak niya ibinigay. Alleluia, 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 alleluia. Sumain niyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon.
Noong mga araw na iyon, habang nagtatakip silim na, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Tumawid tayo sa ibayo." Kaya't iniwan nila ang mga tao at sumakay sa bangkang kinalulunanan ni Jesus upang itawid siya. May kasabay pa silang ibang mga bangka. Dumating ang malakas na unos. Hinampas ng malalaking alon ang bangka anapat halos mapuno ito ng tubig. Si Jesus na may nakahilig sa unan sa may hulihan ng bangka at natutulog. Ginising siya ng mga alagad. "Guro," anila, "di ba ninyo alintana? Lulubog na tayo." Bumangon si Jesus at iniutos sa hangin, "Tigil," at sinabi sa dagat, "Tumahimik ka." Tumigil ang hangin at tumahimik ang dagat. Pagkatapos, sinabi niya sa mga alagad, "Bakit kayo natatakot? Wala pa ba kayong pananalig?" Sinidlan sila ng matinding takot at panggigilalas at nasabi sa isa't isa, "Sino nga kaya ito at sinusunod maging ng hangin at ng dagat?" Mga minamahal, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga rin po, Father. At maligayang pagdating. Welcome po sa National Shrine ni Saint Padre Pio. Ang kasama po nating pare ngayon ay si Father Bernard Gonzalez from the Diocese of Nueva Segovia sa Ilocos Norte. Ilocos Sur, sorry. Ilocos Sur. If we could go back itong mga nakalipas sa taon na ating naranasan, ang daming krisis na dumating sa buhay natin. Dito sa Batangas, yung pagputok ng Bulkang Taal, it was January 2020, and it was followed by yung global pandemic. Ano, ang dami, ang hirap, ilang taon nating, and I was one of the victim of this virus, ako po yung nagka-COVID din. Tapos, sunod-sunod na, gera, krisis sa ekonomiya, ang dami. Bukod pa dyan, yung mga personal struggles natin sa buhay, personal crisis na sickness, trabaho, and everything, na masasabi natin na nagdadala sa atin sa, siyempre, sa hirap ng buhay, sa struggle, sa pagkalito, pagkabahala, at pagkatakot. And during these times, one of the siguro beautiful question is, kanino tayo kumakapit? Kanino tayo lumalapit? Of course, we will always say, kay Lord. Ano po, kay Lord. Mga kapatid, sa Biblia, ang bawat krisis ay sandali ng desisyon. Ang bawat krisis ay sandali ng desisyon. Sapagkat yung salitang krisis or crisis in English ay nagmula sa Greek word o sa wikang Grego na krinein, nang ibig sabihin ay to decide o magpasya. Kaya sa ganitong sentido, sa ganitong diwa, ibig sabihin, ang bawat sandali ng kagipitan o bawat sandali ng pagsubok sa buhay, bawat sandali ng mga crisis natin sa buhay ay panahon upang magpasya. It's always a time for us to decide. To decide whether we give up or we continue sa kabila ng mga problemang ito. Sa Ebanghelyo, very symbolic po yung nakita ng mga alagad na si Jesus ay nandun lang sa kabila ng malakas na alon. Ang pagkakadescribe pa nga dito, halos lumubog na yung bangka nila. Pero nakita nila si Jesus, tahimik lang, nakahilig sa unan sa may bandang hulihan. Ano yung pinapaalaalan nito? Pinapaalala nito sa atin na laging may pag-asa kahit sa gitna ng mga kaguluhan at laging may kapayapaan o kapanatagan ng kalooban kahit marami mga pagsubok sa buhay. Amidst the turmoils in life, amidst the storms in life, this is reminding us that we can still be peaceful. Ano po?
sa Ebanghelyo habang sinasalpok ng malakas na alon yung bangkang sinasakyan ng mga alagad, lumapit sila kay Jesus at humingi ng tulong. At sa pamamagitan ng kanyang salita, tumalima ang hangin, tumigil ang alon, maging ang hangin. Maraming mga pagsubok sa buhay natin. Ano? Karamdaman, kahirapan, pagkalito, kawalan ng katiyakan. Saan ba ako pupunta? Anong gagawin ko? Kasi nga, we are bombarded by yung outside factors, bukod pa yung sarili nating pagdududa. Ito yung mga pagsubok na dumadating sa buhay natin. Pero, the same invitation, tulad ng mga alagad, huwag tayong susuko. Maari. Maaring tayo matuksong sumuko. Maaring tayo patuksong tumigil na. Maaring matukso tayong tama na, ayoko na. Dahil sa maraming pagkalito at maraming takot. Ganun pa man, mga minamahal, alalahanin natin si Jesus ay kasama natin. Remember the name Emmanuel. God is with us. And God will always be with us. Yan ang pangako niya sa atin. I will be with you until the end of time. At nawa, yung kanyang kapayapaan, yung salita ni Jesus, at ang kanyang walang hanggang pag-ibig sa atin, ang maging gabay natin, ang maging lakas natin, ang maging inspiration natin palagi sa pagharap sa maraming krisis natin sa ating buhay. Padre Pio has a very, very beautiful reminder sa ganitong pagkakataon. Ano yung sabi ni Padre Pio? Makikita niyo po dyan sa mga paligid. Sabi ni Padre Pio, pray, hope, and don't worry. Pray, hope, and don't worry. Minamahal, ang mga pagsubok sa buhay ay nagbibigay sa atin ng pagkakataon para magdesisyon. Sa harap ng mga pagsubok sa buhay, piliin natin si Jesus. Piliin natin palagi si Jesus, sapagkat sa Kanya natin matatagpuan ang kaligtasan. Siya'y Diyos at Siya ang may kontrol sa ating buhay at sa ating kasaysayan. Pagpalain po tayo ng Diyos ngayon at magpakailanman. Para sa mga maghahandog ng sobre, makipakihulog na lamang po sa buslo. Handog namin sa iyo, Ama, ang tinapay at alak na ito. Handog ng bayang umasa, sumasamba't nagmamahal sa iyo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mong malugod ang aming mga handog. Ngayong ang kabanalan na iyong dulot, kami sumasamo sa iyo at lumuluhog upang kaligtasan na iyong ipagkaloob sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen.
Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito'y aming maihayag, kahit na ito'y walang anumang maidaragdag sa kadakilaang sa iyo ay likas. Sa pagpupuri namin ang nakikinabang ay kami ring iyong pinakikiharapan sa pamamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 ang inoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ng ita't lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan, biyak pa lang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan, hosana. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mo pong banal na mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawa kaniya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawa kaniya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalusalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco naming Papa, kaisa ni Gilbert na aming obispo at ang tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid naming ngahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw, kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan
Kawaan mo't paghindapating kaming lahat na makasalon sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birhen, Ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalinis-linisang esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak ng aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos, sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Sa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala para na pagpapatawad namin sa nagkakasala sa huwag mo kami ipahintulot sa tukso at diya-diya mo kami sa lahat na masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapuri magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin.
Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Narito si Kristo, ang Kordero ng Diyos, ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ipagsanggalang nawa ako ng katawan at dugo ni Kristo para sa buhay na walang hanggan. Ang isa sa gawa pong second collection ay ginagamit sa patuloy ng pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambanan ni Santo Padre Pio at para rin sa pangangailangan ng matatanda at may sakit na mga pari ng Archdiocese ng Lipa. Salamat po. Pagligtas, ihaya. Hanggang sa dulo.
Panginoon, narito ako. Tayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagkaloobong sa aming pakikinabang sa iyong kagandahang loob na bumubuhay, lagi nawa naming maikarangal ang iyong pagpapalang sa aming ibinibigay sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio, tayo pong lahat. Padre Pio, taga Pietrelcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak, sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwara ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa iyo po ay binibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwing ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu at Jesus na tagapamagitan. Amen. Tayo po muna'y magsiupo para sa mga patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang Dambana, mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matibasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, mga kabiyo, kami po'y humihingi na inyong kaunting oras at pakikiisa para sa pagsusulat ng inyong mga pangalan at ilang detalye sa ating Pilgrim's Information Record Books na makikita sa paligid ng ating mga simbahan. Ito po ay bahagi ng documentation program para sa pagpapalawig ng mga datos at turismong pangsimbahan at bilang alaala din ng inyong pagbisita sa pambansang Dambana. Para po sa ating mga balikbayan, OFW at mga kasama niyong foreigners, doon po kayo magsusulat sa International Pilgrims Record Book. Gagabayan po kayo ng ating mga tagapaglingkod. Ikatlo, narito po sa atin ngayon ang mga taga-parokya at dambana ni San Vicente Ferrer sa Banay-Banay ng Lipa upang magbenta ng raffle tickets para sa kanilang pagpapatayo ng multi-purpose building. Sila po ay nasa bandang likuran ng simbahan. Atin po silang suportahan. Ikaapat, mga kapiyo, sa paghahangad nating makapagdasal ng mas mataimtim at maayos, ninanais nating magkaroon ng mga upuang may sandalan sa Divine Mercy Sanctuary. Sa ganitong diwa ay muli tayong kumakatok sa may mabubuting loob na maghandog ng tulong para sa katuparan nito. Makipag-ugnayan lamang po kayo sa ating pamisahan at opisina para sa mga detalye. Maraming salamat po. Ikalima, para po sa pagpapalaganap ng debosyon sa ating patron, ang konfradiya ni Santo Padre Pio ay pupunta sa Thailand ngayong February 20 to 24
Sa mga nagnanais pong sumama, kayo po ay makipag-ugnayan sa opisina o sa pamisahan hanggang January 30 lamang. Ang susunod pong misa ay sa ganap na ikasyam ng umaga. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng simbahan. Sa mga nagnanais pong mag-alay ng rosas para kay Santo Padre Pio, available po ang mga rosas sa may entrance, sa may gilid ng ating extension area at sa may Reconciliation Chapel. Ang puting rosas ay simbolo ng pasasalamat at ang pulang rosas naman ay simbolo ng ating mga kahilingan sa Diyos sa pamamagitan ng pananalangin kay Santo Padre Pio. Marami pong salamat at magsitayo na ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Amang makapangyarihan upang tayo ay maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin na nagpapaalaala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin upang ang lahat na dumulog at magdasal gamit ng mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon, at magpa sa walang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon, at magpa sa walang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. At pagpalain kayong lahat ng mapagmahal at makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating pagdiriwang, humayo kayong taglay ang pag-ibig at kapayapaan. Salamat sa Diyos. Puso ko'y nagpupuri sa Panginoon. Nagagalak ang aking espiritu sa kitagapagligtas. Ma
Hangarin niyo na pong ialay ang mga rosas dito sa may imahe ni Santo Padre Pio sa may harap ng altar.